Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1112 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yun ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa nga ang chapter dito sa mga Marines na pinagpapatuloy pa din ang pagbomba sa isla. Pinipigilan nga din nila itong mga Mark 3 dahil nga inaatake pa din sila ng ilan sa mga yon. Sinabi pa nga ng isa dito na hindi din nila dapat pabayaan ang makatakas itong sila Luffy, lalo na daw itong si Bonnie. Si Saint Nasjoro naman ay patuloy pa din ang pagpapabagsak sa mga natitirang Mark 3 at mukhang mauubos na nga niya lahat ng to. Sinabi pa ng Gorosei na si Bonnie 12 years old lang yon, tapos nabigyan pa ng armas na kayang sumira ng isang bansa. Napakalaking kalokohan at katraydoran daw yung ginawa nitong si Vegapunk. Lipa tayo, sinabihan na nila Oimo at Kashi ang mga bida natin na pumunta na doon sa barko nila dahil may mga dumating daw sa isla na masasamang tao. Sa labas nga ay patuloy pa din yung mga Marines sa pagbomba sa Egghead. Nasisira na pa unti-unti yung mga building at sinabi nga ng isang Marine dito na wag nga daw patakasin yung mga bida natin at palubugin nila yung barko na galing sa Elbap na nandun nga sa northeast ng isla. Dito naman tayo sa mga bida natin. Si Franky nga ay nakikipaglaban na at ang kalaban niya dito ay si Vice Admiral Red King. Dahil nga ayaw umalis nitong mga Vice Admiral sa daan at ito na, nagkakasubukan na yung dalawa. Pinatikim nga ni Franky itong si Red King ng kanyang strong right at ayun, isang suntok lang taubagad yung kukru na kasi sila Luffy, kaya hindi na basta-basta itong si Franky. Kayang-kaya na talaga nilang pumalag sa Vice Admiral. Nakaagulo na doon sa pwesto ng mga bida natin. Kaya itong si Bonnie pinadala na sa isang giant, si Kuma, para dali na doon sa barko. Kasama ng mga bida natin na lumalaban yung ibang giant. Kalaban nga ni Bonnie dito, si Vice Admiral Pomsky. At sinabi nito na hindi daw niya hahayaan na makataka si Bonnie, lalo na't kontrolado daw nito yung pinakamalakas na armas ng Marines. Kaso nga lang, nang malapit na si Bonnie sa kanya, na-realize niya na doon na siya yari. At ayun, nahawakan siya ni Bonnie at naging bata. Sinabi ni Bonnie na wag nga daw tatawagin itong si Pomsky na armas yung tatay niya dahil si Kuma nga daw ay isang bayani. Tandaan daw nitong mamang may malaking baba at sinipa na nga ni Bonnie ng malakas itong batang Pomsky. Sa taas naman tayo, tuloy-tuloy pa din yung live broadcast ni Vegapunk at makikita natin dito na nagkakapi na sila Vegapunk, Shaka at si Pythagoras. Sinabi na din dito ni Shaka na 4 minutes na lang magsisimula na sila. Sa tagpong to ay nakarating na din doon sa computer room itong si Saint Mars kasama si York. Tinanong ni Saint Mars si York kung ito na daw yon. Sabi naman ni York na walang duda daw na yun na daw yung room na yon kung saan nag-record sila Vegapunk. Pero hindi pa tapos magsalita si York, bigla na lang nagbuga si Saint Mars ng malakas na atake at sinira nga nito yung computer room. Nagulat nga si York doon at sinabi nito na teka lang daw, wag daw masyadong padalos-dalo si Saint Mars at gumawa ng kung ano. Pagkatapos ng atake ay wala ngang nangyari. Nagpapatuloy pa din yung live broadcast at hindi napahinto ni Saint Mars. Sabi nga ni York na di ba daw nakita niya na walang nangyari. Hindi huminto yung live broadcast. Kung siya daw si Vegapunk o Stella ay itatago daw niya talaga yung streaming transponder snail sa mahirap hanapin na lugar. Sabi naman ni Saint Mars ay kung ganun daw sisirain na lang daw niya yung buong labo page. Sabi naman ni York na wala din daw saysay yon dahil yung tower B na nasa floor 2 ay nandun daw yung gawaan ng mga armas. At yung floor 1 ay nandun daw yung power plant. Doon naman daw sa tower C na nasa floor 3 ay doon daw lahat nakaipon yung mga high pressure gas cylinder. Kung sasabog daw yon ay yung buong labo base ay mawawasak. Kasama na dito yung punk record. Sabi naman ni Saint Mars ay dapat mag-isip daw itong si York dahil isa din daw siya sa mga Vegapunk. Kaya dapat parehas daw ng isip ng mga yon yung isip ni York. Sabi naman ni York ay syempre daw pipigilan niya daw yon at kung hindi daw niya yon gagawin ay mahihirapan daw siya na makisama sa mga Gorosei na katulad ni Saint Mars. Itong si Saint Mars naman ay bigla na lang may naramdaman na kung ano. Sinabi nito na meron daw siyang narinig na boses na malapit sa kanila at nanggagaling daw yon sa maliit na nilalang. Napatanong si York na galing daw ba yon sa Punk Records. Baka daw yon yung streaming transponder snail. Bago lang daw kasi naimbento yung Dendenmushi na yon at triangle daw yung hugis ng shell nun. Sabi naman ni Saint Mars ay ituro daw sa kanya yung daan papunta doon sa Punk Record. Lipat ulit tayo, dito naman tayo kay Lestasi at Kaku. Tagal din natin walang update sa mga to. Pinag-uusapan nga nila yung pagdating ni Saint Mars doon sa Labo Pace. Buti nga daw hindi sila inatake nito. Mukhang hindi daw kaaway yung tingin nitong Gorosei sa kanila. Tinanong ni Kaku kung ano daw yung halimaw na yon. Sabi ni Stasi na mukhang isa daw yon sa mga Gorosei. Sabi na lang ni Kaku na nakakatakot daw yung anyo ng mga yon. Tinanong ulit ni Kaku si Stasi at sinabi nito na naiwan daw si Stasi doon. Naawa daw si Kaku sa kanya dahil iniwan na lang
lang daw siya doon at Renaidor pa nga sila nitong si Stasi. Sinabi nga ni Stasi na siya daw yung may gusto na magpaiwan dahil kailangan na meron daw maging responsable sa huling mission na gagawin nila. Sabi ni Kako na iniwan daw siya doon ng mga kasama niya. Sabi na lang ni Stasi na hindi daw ganon yung nangyari. Yung barrier dome daw ay kailangan ibaba pagkatapos nga daw makaalis nung Sunny. At malilipat nga tayo dito sa mga bida natin. Sinabi ni Edison na maibababa lang daw yung frontier dome kung meron daw mag-ooperate doon sa command room. At ang magiging pasasalamat na lang daw nila kay Stasi ay yung makaalis sila doon ng ligtas. Sabi naman ni Nami na syempre daw gagawin nilang lahat para makaalis lang doon. Sabi naman ni Robin ay pero sa totoo lang daw hindi nila sure kung yung Vega Force 1 ay kayang lumipad ng ganong kalayong distansya. Sabi naman ni Edison na tama daw si Nico Robin. Nakalkula na daw niya yon at ayon daw sa classical mechanics ay kung gagawin daw ng isang barko yon ay 100% daw babagsak to. Nagulat nga silang lahat doon sa sinabi ni Edison. Si Yusuf naman dito ay sinabi na yung preparasyon daw sa Coup de Burst ay tapos na at kapag dumating na daw sila Zoro at yung iba ay gagawin daw nila yung super jump papunta doon sa kabilang dako pero mukhang hindi daw makakapunta yung mga yon sa tamang oras. Kaya kailangan daw nitong si Yusuf lahat ng tulong ng mga nandon. Aasahan daw niya lahat ng mga ito. Tumawa naman dito si Edison dahil magulo nga yung sitwasyon pero masaya daw sila. Maganda daw yung ganong mood kasi kapag chill lang daw kahit may problema ay doon ang nangyayari yung mga himala. Pagkasabi ni Edison noon, tumalo na to pababa ng labo pace at gumawa na nga ito ng simulation. Sinabi pa nito na kailangan daw niyang siguraduhin na yung Sunny ay makakalanding doon sa tubig nang walang palya. Pero may nangyari nga, may sumabog doon at hindi natin sure kung si Edison yon pero sana hindi. Lipat ulit tayo dito naman sa laban nila Luffy. Naramdaman nga ng ilang mga marines ang malakas na hangin na parang may humihigop dito at papunta nga ito doon sa sentro ng isla. At ang gumagawa pala noon ay itong si St. Jupiter. Sabi nga nila Dory at Brogy dito na napakalakas daw humigop nitong Gorosei. Nito lang daw sila nakakita ng ganon. Hindi na nga daw sila makagalaw dahil sa sobrang lakas nung paghila sa kanila. Si Luffy naman ay nakukulitan na kaya kinuha nito yung isang building. At sinabi na si Raulong Gorosei daw na to. Kung gutom daw to, sige daw, bibigyan niya ng pagkain. At ayun, binato niya yung building sa bibig nitong si St. Jupiter. At pagka-landing nun sa bibig ni St. Jupiter, medyo nahirapan na nga ito na maalis yun. Itong sila Dory at Brogy naman ay nakagalaw na at nagpasalamat kay Luffy. Si Luffy naman ay pagod na at bumalik na sa lantang katawan nito. Nakita nga ito ni Dory at nagulat nga siya dahil naging matanda nga daw si Luffy. Ano daw nangyari? Sabi naman ni Luffy na naubos na daw yung energy niya dahil wala nang pagkain. Sabi naman ni Brogy na pagkain daw gusto daw ba nito yung Hakarl. Napatanong naman si Luffy na Hakarl ano daw yun? Binigyan nga ni Brogy ng Hakarl si Luffy. Sinabi nito na fermented shark daw yun. Emergency food nga daw ito ng Elba. Masarap daw yun kapag nasanay na si Luffy na kainin lagi. Medyo ayaw nga ni Luffy yung pagkain na yun pero kinain pa din niya. Kasi nga gutom na gutom siya. Pagkatapos makain ni Luffy yun, bigla na lang bumalik ito sa normal. Mukhang magandang emergency food yung Hakarl. Ilang saglit lang bigla naman sumugod itong si St. Warcury. At napansin yun ni Dory. Siyempre si Luffy full power na ulit. Nag-gear third nga to. At ginamit nga yung red rock niya kay Warcury. Kaso nga lang walang talab yun sa matigas na ulo ni Warcury. At sumakit nga yung kamay ni Luffy pagkatapos ng atake. Balik tayo ulit sa taas. Merong ang papaakyat doon sa taas at nakita na nga ito ng mga bida natin. Natakot nga si Usopp dahil may mga galamay yun. Akala pa nga ni Chopper na malaking alimango to. Pero alam naman natin na hindi yan alimango. Si Saint Saturn andun na sa taas. Hindi lang yan, itong si Saint Nasjuro ay nandun na din sa pwesto nila Bonnie. Dito pa din sa Labo Pace, ayon dito kay La Vega Punk, 1 minute na lang magsisimula na yung live broadcast. At si Saint Mars nga dito ay nasa Punk Records na. Nakita na din niya yung streaming transponder snail. Sinabi pa nito na hindi daw talaga napapagod itong si Vega Punk. Pero meron ngang kumuha ng atensyon ni Saint Mars dito at napatingin siya sa taas. May mga tunog nga siyang narinig at base sa mukha dito ni Saint Mars, kinabahan nga yung Gorosei sa nakita niya doon sa taas. End of the chapter. Okay, isang magandang chapter na naman. Medyo nakakabahala na yung mga nangyayari. Dahil dalawang Gorosei na yung kaharap ng mga bida natin. Si Saint Saturn doon sa pwesto nila Nami. At doon naman sa pwesto nila Franky at Bonnie ay itong si Saint Nasjuro. Ano kaya ang mga mangyayari? Pero dito sa gawin naman ni Saint Mars, parang may magpapagulat sa atin next chapter. Ano kaya yung nakita niya dahil kinabahan nga itong Gorosei doon sa nakita niya sa taas? Exciting to. Abangan natin kung ano yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out.